Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario arrived Tuesday late afternoon in Manila from Kuala Lumpur. Del Rosario has reported about the outcome of his trip to President Aquino at the palace. Malacanang is yet to give details on the meeting. Now the Kiram family reiterates their call for the United Nations to bring in peacekeeping forces to Sabah. This comes as tensions remain in the disputed territory. ABS-CBN's Francis Folve joins us live from the Kiram family's home in Taguig. Francis, good morning. Are you still beside Princess Jacelle? Naiintindihan nitong pamilya Kiram, itong pagbansag sa kanila ng terorista nitong Malaysian government na sinang-ayunan pa umano nitong ating administrasyon nitong pangulong nitong at si Pangulong Benigno Aquino III. At narito tayo ngayon sa tahanan ng mga Kiram at kukunin natin yung kanilang reaksyon dito sa pagbansag ng terorista dito sa grupo ng mga Kiram. Kasama natin si Princess Jacelle Kiram, anak sa ni Sultan Jamalul Kiram III. Good morning, ma'am. Ano po yung reaksyon ng pamilya nung nabalitaan ninyo na binansagan kayo o tinawag na yung grupo ng ama ninyo na isa o mga terorista? Well, isa lang ang ibig sabihin niya, no, na gusto na kaming ipapatay ng Pinoy administration. Naintindihan nyo, sabi nyo, alam ninyo at naiintindihan ninyo kung bakit ito na nangyayari ngayon. Ano, bakit po? Ano yung sa palagay ninyo yung dahilan dito? Una sa lahat, para mapigilan ang mga anumang tulong ng or pag-intervene ng international community about this issue. Pangalawa, syempre siguro, para takpan na talaga ang buong katotohanan ng issue na ito. Kung kaya't they want us dead by labeling us as terrorist. Para naniniwala po ba kayo na may kahangganan itong standoff sa Sabah? Kahit kailan po, hindi ho ako nawala ng pag-asa na matatapos din ito at mariresolba ito, maayos din ang issue na ito. Meron pa bang paraan o maitutulong yung gobyerno natin para makasama sila dito sa pagresolba ng mapayapa nito sa standoff sa Sabah? Malaki sana ang maitutulong ng gobyerno dito. Ngunit nakita naman natin ang gobyerno ni Pinoy ay naging tuta na rin ng Malaysian government. For the mere fact na lahat po ng sinasabi ng Malaysia ay ine-echo lang ho ng ating Pangulo o ng administrasyon ni Pinoy. Ibay ko na usapan natin. Medyo nakarinig na ba ulit tayo? May balita na ba tayo ulit kung anong nangyayari doon ngayon sa Sabah? Last na nakuusap namin sila kagabi, but it's not, hindi personal po na ako yung nakipag-usap. My uncle was able to talk to the Raja Muda at ang buti sa awa po ng Diyos, ligtas naman po sila, no? Yun nga po ang sinabi kagabi na meron ngang apat na captives, no? Meron tayong mga nahuli na umatake po yung sa Semporna, yung mga Malaysian police na umatake doon. Nahuli po ng mga locals doon yung apat, dalawang official at dalawang police. Now, willing naman po na i-release itong mga captives na ito, but in front po of the Red Cross or yung human rights and in front of an international media just so na magkaroon po tayo ng ebidensya na ligtas po natin silang in-release. Sabi ninyo, tanggap nyo na rin ano, yung posibleng eventualities itong standoff na ito. Pwedeng umuwi na mong buhay o matapos ito na mapayapa. Pwede rin na hindi nyo na makita pa yung mga kamag-anak ninyo doon. Well, ipinagpasa Diyos na po namin ang lahat. Malakas lang ang loob namin dahil ang alam namin that what we are holding, that we are armed with truth and historical truth. Good. Last question na lang siguro, ano, kung may mahihiling ka o kung may magagawa yung administrasyong Aquino dito sa sitwasyon ngayon, palagay mo ano yun? Simple na lang naman po eh. Mamamayan po kaming Pilipino. Pilipino rin po kami. And as the leader of this country, not just a politician, ha? Leader of this country, kailangan po proteksyonan nyo ang interest ng inyong mamamayan. Ito po, ang pinaglalaban po natin dito ay katotohanan at karapatan po ng Filipino. Ang mga Pilipino po, Filipino fighters na nagsasakripisyo o nanganganib ang buhay na ngayon ay nasa Sabah, ay pinaglalaban po yung historical rights natin over Sabah. Wala po tayong nagawa, no, sa pagresolba ng issue na ito in the olden times. Much more that we cannot do it tomorrow. The time to act is now. And hindi po natin dapat sayangin ang mga nagbuwis ng buhay para lamang tumira ang ating kapwa Pilipino sa ating sariling lupain.
So you think yung bloodshed maja-justify in the end? I hope so. And palagi yung sinasabi ng administrasyon ni Pinoy na ayaw na nila ng bloodshed. Pero ang paglilabel at pagtanggap nila sa sinasabi ng Malaysia, considering us as terrorists, ang pagtanggap po dito ng Pinoy government, ibig sabihin ho ito, ito ho ay nangangahulugan na sila ho ang may gusto na marami pang buhay ang mabuwis. Maling tanong na lang talaga, ano yung inaasahan ng pamilya Kiram sa araw na ito? Well, umaasa kami na we will continue to be safe at umaasa pa rin kami na maresolba at ang issue na ito na wala na pong madagdagan pang buhay na masakripisyo. Okay, Karen. Ano, at yun nga, bukod sa pamilya Kiram, sa mga miyembro ng pamilya Kiram, dumadagsa na rin itong mga miyembro ng media at nag-aantabay din mula sa mga pinakahuling balita na matatanggap natin mula dun sa Malaysia. Yan pa rin ang huling balita mula dito sa Taguig. Karen? All right, thank you very much, Francis Folme. We'll be right back.